guys, good morning. Nandito naman si Papa Lon. Pakita ko sa inyo yung aking ginagawa. Ito ngayon yung aking kaibigan na si Tot. Oh, harap muna para makita ka sa binangunan. Yan, mga taga binangunan yan. Pipe Peter. Yan. Yan ang gina-assemble niya ngayon. Para dito yan sa BBR. Ayan, ito. Ito naman yung machine na nire-refer na aking mga kasamahan. Kuha mo ito. Pa pala nyo ano rito? Cutting dish? Wala. Ito ngayon, naka-prepare na yung aking gagamitin kasi gagawa ko ng fabricated na producer. Ayan, nakahanda na yung aking mga gagawin. Ayan yung gamit ko. Grinder na malaki. Saka grinder na maliit. Para paggawa ng fabricated na reducer. Ayan. Ayan, ito yung welding machine ko rin. Ito si bro. Oh, bro, kaway-kaway mo na. Yan ang master namin dito. Yan ang gumagawa dito sa machine. So, mga ganito. Silang gumagawa. Ako naman, ito naman yung sa akin dito. Ito yung ginagawa ko. Ito yung mga gawain nila. Ayan. Mamaya ipakita natin sa inyo yung aking gagawin sa paggawa sang fabricated reducer. Yan kasi yun. May natapos na ako kahapon dalawa. Na-repair ko lang kasi mali yung pagkagawa ng iba. Kasi imbis na D4 na tubo ang nilagay, ay D3 lang na ilagay. Ayan. May na, pasigay ko muna ng ating dish. Ayan naman yung kukulay itim. Ito yung mga talim sa cutting head. Ito ang dumudurog sa mga bato na matitigas sa mga adobe. Ayan. Kasama ito ang mga guide. Ayan. Ayan ang kabita sa grinder. Yan mga guys, gagawa tayo ng reducer na fabricated kasi ang ilalagay dito D4 na tubo. Ito naman kasi ito nasa size 3. Ito nga, sa si medyo. Ayan. Gagawa tayo ng fabricated na reducer. Ayan. I-slice ito para paunti-unti na lumiit. Mamaya, makita nyo yan mamaya. Ayan, so para na natin para tama sa sukat. Madali lang to guys, pag marunong kayo mag-gawa ng fabricated sa mga welder na baguhan, ito gawin nyo lang pag pinapagawa kayo ng tawag dito yung reducer, sukatan nyo lang. Galing to. Ito na yung silikod ko, 5 meter yan. Yung pinakita ko sa inyo dyan. Kasi dito sa amin mga guys, sa kanya-kanya kami kung dito. Lahat naman sa akin kasi kahit sa akin gumagawa din ako sa hydraulic, sa mga tanke. Nag-assemble din sa mga secondary chassis ang mga truck. Nagbubuo ako. Ngayon lang nalipat na ako rito sa micro tunneling. Kaya maganda naman kasi nalipat ako rito. Ito mga guys, ito na, ginawita na natin ito. Kaikot. Ngayon na i-slice natin yan dito para magkaroon ng sasukatin nyo naman yan pag tawag dito, pag kumuha kayo ng reducer, fabricated reducer, kukatin nyo para makuha nyo yung diameter na D4. Napakita ko sa inyo. Yan, ito yung D4. Yan. Ito ang ilalagay natin para mag
kung kanyang dito tawag dito yun. Mag-review siya. Ngayon, ang taas nito, ang height niya ay 5. Ngayon, nagbukan tayo ng nagguhit tayo ng trees para ito yung guhit niya. Ito, trees to trees. Para mapakampan natin. Mapaliit. Ayan, ganyan pag nag kung kayo sa mga iba, mga baguhan, mga wilder. Ayan. Sunod lang kayo sa mga iba o yung mga marunong. Yung mga matatagal na wilder. Tapos mga fabricator. Sunod lang kayo para matuto kayo sa mga diskarte. Kuya, ito yung ating pano. Ang ating lubulbar. Yan, hinati ko muna ito guys. Hinati ko muna. Divide ko muna bago mag-kuhan tayo. Mag-slice ang tubo na this size. Hindi, this size ang size na tubo. Ito, 4. Divide na natin sa apat tapos divide naman ulit para madali para makuha natin yung diameter sa 4 na ito. Ito guys, tingnan nyo. Parehas ang sukat yan. Basta dinivide nyo, parehas ang sukat yan. Tingnan nyo mga guys. Parehas ang sukat niya sa pan. Para makuha niyo yung diameter yan sa pagkuha niyo sa 4. Sa sapat yan, sa 4. Kinuha niyo yung 4. Paano mo inano? Dinibide muna. Dinibide. Para makuha niyo yung tamang sukat ng diameter sang 4. Okay. Ngayon, i-slice na natin to. Sige. Pag na-slice na natin, makikita niyo kasi bibilog na yan. Para pagkakantuhan nyo na kagad yung diameter niyan. Paano mo kinuha yung distansya nito? 3. Pasungkat ka na 20. Atiin mo muna ito sa 16. Kasi size ito eh. 6. Kaso atiin mo sa 16. 6. 6 inihap. Ati, tapos divide mo sa divide mo lang divide sa diameter nito, divide mo yung diameter nito sa 6. Divide by 6. Yan, ganyan mga guys para makuha niyo yung kasi magagawa mga wilder ha. Hindi basta yung gagawa kayo sa peter na, yan sa peter yan ba, mga peter yan talaga yung basta gagawa kayo ng tawag dito yung fabricated na reducer. I-divide nyo muna kasi kunin nyo muna yung kung ito yung diameter. Tapos i-divide nyo sa pag 6 divide sa divide mo muna sa kung anong kung ito tawag dito yung tapos yung distansya nito. Ano to? Distansya nito ay 3 lang din. 3 kuha din ang buo parehas lahat ah.
niya. Larias lang ang divide niya. Mamaya, makita yan mga guys. I-slice natin to. Tapos pagka, papalungin lang kasi natin to. Kasi medyo panso eh. Schedule 40 at tapos makapal. Kaya papaluin natin. Para makuha yung buong. Mamaya, makita niya yan. Ayan mga guys, ito na yung atong fabricated na pala, hindi pa natapos yung pagkakit. Tingnan nyo, pasparyas ang laki. Ayan. Ngayon, hindi pa tapos yung pagkakit natin kasi i-slice mo natin. Mamaya mga, pakita na natin sa inyo pag nabilog na natin ito. Ayan mga guys, yung mga feature natin dito sa mga. Ayan, namin. Ito si Papalon. Oh, tingnan mo. Eh mga guys, pakita na natin sa inyo yung natapos na nating katingin. Ayan, ito na yung kabuuan niya oh. Ayan. Yeah, pasparehas na yan ko ano. Ang sukat niya. Ngayon, ito na yung baso natin. Maliit. Kasi gagawa na tayo ng reducer na fabricated. Gagawa na tayo ng fabricated na reducer. Ito na. Gagawin na natin. Para makita nyo, para sakto sa diameter sa D4. Ang paggawa nito ay concern din dapat po po. Kasi pag binigay nyo ito guys, ayaw lamang kayo. Palit na lang pa natin yung paggawa ng reducer. Konti na, konti na lang. Yan, pag natapos ito, takihan nyo na ito at tirahan nyo na ito, hulingin nyo na ito. Ganito. Konti na lang para sakto na sa diameter nya. May reducer na kasi ito, idudugtong ko ito.
Oh, di ba guys? Sakto na sa diameter niya. Oh. Di ba? Ayan. Wala na problema. Ayos na yung diameter niya. Sakto na siya. Ito, size siya. Ah. 4. Ayan. Sakto na ang diameter. Ngayon, re-weldingin na natin to. Ayan mga guys, weldingin na natin itong ating ginawang reducer. Ayan, peta dyan naman. Bubuoy na natin ito. Sakali muna natin ito para i-welding muna natin ito. Tapos bago mamaya, kung na-pulwin na, ito naman ang gagawin natin. Para i-complete dyan. Ano guys, winilding muna natin ang mga ganito yung pagtungan para hindi siya bumaba pagka winilding natin to. Para hindi siya bumuka, hindi i-open. Kaya winilding muna natin yung mga ganito. Pinakingan muna natin. Kasi kung diretso mo welding yan, may posibilidad na bumuka naman yan. Makawala sa tab dito, sa diameter niya sa 4. Kaya sa mga baguhang welder ha, ganun ang diskarte.
dito kayo tirahin yung muna to para hindi bumuka uli. Kasi pag dito kayo nag-building sa ganito, ganito, ay posibilidad na bumuka yan kasi mainit. Ngayon, gagawin nyo lang dito kayo mag-building muna. Para ikip na winilding nyo yan, hindi yan bumuka. Guys, pinasandahan ko muna sang 11 yung tinatawag na 6011. Mamaya pagka nakakanto ako, pinasandahan naman to sang 7018 yung 18 kasi ito reducer, may pressure kasi ito. Kaya kung kaya naman i-backweld nyo na lang pagka halimbawa na medyo may pressure. Ngayon mamaya kaya kaya ko naman tumutin yan, i-backweld yan para mas nabis, walang tagas. Ayan mga guys, nabuo na natin yung reducer na fabricated na reducer. Ayan, nabuo na natin siya. Ito lang, kulang na lang isang welding rod kasi ito na pana natin isang 11. Kailangan natin birahin pa natin isang 18, yung 78 na tinatawag. Kasi may pressure kasi ito kaya kailangan 18. Ayan. Ito na yung welding machine yung ginagamit ko. Ayan. Panibago naman gagawin kong reducer. Gagawa naman ng panibagong reducer. Ayan. Okay guys, sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa panonood nyo rito sa aking ginagawa ngayon kasi hindi tayo makapag-vlog sa ibang lugar dahil kaya nga malapit na tayo umuwi sa probinsya. Kaya dito muna ako, tutok muna ako rito. At lahat ng mga viewers ko, yan, sa mga bagong welder, yan, makita nyo kung paano gumawa ng reducer fabricated. Yan. Okay, divide nyo lang yan yung pagsukat ng diameter para sure ball. Yan, tingnan nyo. Yan. Okay guys, maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko. Patuloy na ni Papa Lon. At ingat na po kayo at hanggang dito lang muna. Bye bye.